news, tama nga kasaliksik. Maniniwala ka ba na may mga kalsada pa rin na ilang daang taon nang ginagamit na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin? Kaya mula sa Nakasendo Highway sa Japan, na halos isang siglo na ang tanda, hanggang sa San Bernardino Pass, na dinarayo talaga ng mga turista sa iba't ibang panig ng mundo, ay pag-usapan natin ang 10 mga sinaunang kalsada na hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin ng mga tao. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Nakasendo Highway, Japan. Ang Nakasendo Highway, nakilala rin bilang Central Mountain Route, ay isang makasaysayang daan sa Japan na nag-uugnay sa mga lungsod ng Tokyo at Kyoto noong panahon ng Edo. May haba itong humigit-kumulang 534 na kilometro at isa sa 5 bangunahing ruta na ginawa ng Tokugawa Shogunate. Hindi tulad ng mas kilalang Tokaide na dumadaan sa baybayin, ang Nakasendo ay dumadaan sa gitna ng mga bulubunduki ng Japan. Bukod sa pagiging daan para sa mga manlalakbay, ito rin ay nagsisilbing mahalagang ruta para sa kalakalan at komunikasyon sa pagitan ng sentro ng politika sa Edo o Tokyo at ang imperial na kabisera sa Kyoto. Pinapanatili ng Shogunate ang highway na ito at tinitiyak na ang bawat bayan sa kahabaan nito ay sumusunod sa mga itinakdang regulasyon. Sa kasalukuyan, maraming bahagi ng Nakasendo Highway ang nananatiling buo at napapanatili ang makasaysayang kagandahan nito. Ang mga seksyon sa pagitan ng mga bayan ng Sumago at Mogomi sa Kizu Valley ay partikular na tanyag dahil sa kanilang likas na kagandahan at ang pagkakataong makaranas ng pamumuhay noong panahon ng Edo. Ang mga naibalik na gusali at mga merkadong daanan ay nagbibigay ng sulyap sa buhay noong nakaraang siglo, na umaakit ng maraming turista na nais maranasan ang kasaysayan at kalikasan ng bansang Japan. Number 9, Camino de Pebidro. Ang Camino de Pebidro, na ang ibig sabihin ay Daan ng Araw sa wikang Tupi Guarani, ay isang sinaunang network ng mga daanan na nag-uugnay sa baybayin ng Atlantiko sa Brazil at baybayin ng Pasipiko sa Peru. Bago pa man dumating ang mga Europyo, mahigit 3,000 kilometro ang haba ng rutang ito na nagpapakita ng kahusayan sa navigation at engineerings ng mga katutubo. Hindi matukoy ang eksaktong pinagmulan nito, ngunit ginagamit na ito ng iba't ibang grupo ng tao bago pa man at sa panahon ng Imperyong Inca. Ang daan ay may malaking papel sa kalakalan at pagpapalitan ng kultura, na naging mahalaga rin sa pagpapalaganap ng mga kaugalian at kaalaman na nag-ambag sa isang magkakaparehong espiritual na pamana ng mga ninuno para sa bagong henerasyon. Sa ngayon, kakaunti na lang ang makikitang bahagi ng Camino de Pebidro, lalo na dahil sa muling paglaki ng mga kagubatan. Gayunpaman, sa nakalipas na mga dekada, muling nabuhay ang interes dito at nagkaroon ng mga pagsisikap na matonton at mapanatili ang mga natitirang bahagi ng sinaunang daan. Ang ruta ay hindi lamang isang daan para sa kalakalan, kundi may malaking espiritual na kahalagahan sa mga kultura ng tinatawag na Andean. Ang mga peregrinasyon dito ay isinasagawa upang parangalan ang Diyos ng Araw na si Inti at ipagdiwang pa ang iba't ibang mga elemento na pinaniniwalaan nilang gumagabay sa kanila na nagpapakita ng malalim na espiritual na kahalagahan ng daan magmula pa noong ito ay unang nabuo. Number 8, Via Augusta. Ang Via Augusta ay ang pinakamalaking Romanong daan sa Hispania at nagpapakita ng kausayan ng sinaunang Roma sa engineering. Mahigit 1,500 kilometro ang haba nito at nag-uugnay sa buong Espanya mula sa Pyrenees sa Ilaga hanggang sa iba't ibang rehiyon tulad ng Catalonia at Valencia. Ang daan na ito ay orihinal na ginawa para sa mabilis na paggalaw ng mga tropa at supply militar. Ngunit naging mahalagang ruta ito para sa kalakalan. Dito dumadaan ang mga produkto tulad ng langis, ng oliba, alak, metal at asin na nagpapabilis naman sa pag-unlad ng mga lugar na ito. Bukod dito, ang Via Augusta ay nagpalaganap ng kultura at mga kaugaliang Romano sa buong Espanya na nagdulot ng integrasyon at pagpapalitan ng mga idea at tradisyon. Sa ngayon, makikita pa rin ang mga bahagi ng Via Augusta
At ito ay may malaking halaga sa arkeolohiya at kasaysayan. Ang mga natitirang bahagi ng daan na ito, mga tulay at mga milestone na may mga inscription ay nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng Roma. Ang paglalakbay sa rutang ito, maging sa paglalakad o pagbibisikleta ay nagbibigay ng natatanging karanasan kung saan mararamdaman ang pamana ng mga Romanong engineers at matutuklasan ang makulay na kasaysayan ng Espanya. Ang mga posadas, mansyon, inn at stable na makikita sa kahabaan ng daan ay nagpapaalala sa mga manlalakbay ng kahalagahan ng Via Augusta bilang isang pangunahing ruta ng sinaunang panahon. Number 7, ang Ridgeway. Ang Ridgeway na itinuturing na pinakamatandang daan sa Britanya ay dumaraan sa mga burol at tanawin ng timog Inglaterra. Mahigit 5,000 taon na itong ginagamit. Nagsisilbi bilang daanan ng mga sinuunang manlalakbay, mga ngalakal at mga sundalo. Saksalukuyan umaabot ito nang humigit kumulang 140 km mula sa Overton Hill malapit sa Avebury sa Wiltshire hanggang Ivinghoe Beacon sa Buckinghamshire. Ang daan ay nag-aalok ng natatanging paglalakbay sa mga modernong hiker, sa mga pinakamayayaman at pinakamagagandang tanawin sa UK. Ang ruta ay ginamit noon ng mga sinaunang Briton para sa paglipat ng mga hayop at kalakal at nagkonekta sa mga komunidad sa kahabaan nito. Dumadaan ito sa mga lugar na mayaman sa mga pook ng Neolithic, Bronze Age at Iron Age, kabilang ang mga Barrow, Hillfort at mga chalk figure tulad ng Uffington Whitehorse. Ang daan ay naglalakbay sa dalawang natatanging tanawin. Ito ay ang mga bukas at madalas na mahangin na chalk downland ng Wessex Downs at ang mas may kagubatan at banayad na mga burol ng Chilterns. Ang nagbabagong tanawin kapag daraan ka dito ay nagdaragdag sa kagandahan ng Ridgeway na nag-aalok ng iba't ibang habitat na sumusuporta sa maraming uri ng buhay ilang. Ang Ridgeway National Trail na opisyal na kinilala noong 1972 ay maayos na pinanatili at minamarkahan. Nagbibigay daan sa ilan sa mga pinakamahalagang pook at lugar sa archaeological na aspeto ng Britanya at nagtataguyod ng napapanatiling turismo upang mapanatili ang kasaysayan nito. Number 6, Old Great North Road. Ang Old Great North Road sa New South Wales ay itinayo mula 1825 hanggang 1836 upang lumikha ng daanan mula Sydney patungong Hunter Valley, isa sa pinakamayamang rehiyon ng Australia. May haba itong 260 km at naging mahalaga sa pag-unlad ng mga bagong komunidad at ekonomiya. Ginawa ito ng mga preso. Karamihan ay nakakadena na naglilinis ng mga kagubatan at nagtayo ng mga pader na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Makikita sa mga natitirang istruktura ang husay at tiyaga ng mga preso, tulad ng mga tulay at matataas na pader na gawa sa bato. Ang pagbuo ng daan gamit ang manual na sangkapan sa gitna ng mabatong lupain at laban sa mga lokal na komunidad ay talaga namang isang malaking hamon. Matagumpay naman na naitayo ang daan na nagpadali ng kalakalan at komunikasyon sa kolonya at naging simbolo ng layunin ng British Empire na paunla rin ang mga teritoryo nito. Ngayon, bahagi na ito ng World Heritage ng Australian Convict Sites at ang ibang bahagi nito ay pinangangalagaan sa mga pambansang parke na nagbibigay daan sa mga bisita na maranasan ang makasaysayang paglalakbay sa kasaysayan ng Australia. Number 5, Persian Royal Road. Ang Persian Royal Road ay isa sa mga pinakakahanga-hangang gawa ng engineering at administrasyon sa kasaysayan at mahalaga sa pagpapanatili ng malawak na imperyong Achaemenid sa ilalim ni Haring Darius the Great mga 2,500 taon na ang nakalipas. Ang network na ito na umaabot ng 2,600 km ay nag-uugnay sa Sousa, sa Persia hanggang sa Sardinia, malapit sa baybayin ng Aegean, na dumadaan sa mga teritoryo ng kasalukuyang Iran, Iraq at Turkey. Bukod sa pagpapabilis ng paggalaw ng mga tropa, napalakas din ng Royal Road ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadali ng kalakalan at pagpapalitan ng mga ideya at kultura sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ang daan na ito ay naging mahalaga sa pagbubuklod ng isa sa pinaka magkakaibang imperyo noong sinaunang panahon.
Isa nga sa mga pinakakahanga-hangang aspeto ng Royal Road ay ang sistema ng mga postal station na ipinatupad ni Darius upang matiyak na mabilis na may papadala ang mga mensahe sa buong imperyo. Sinulat ng sinaunang Griegong historiador na si Herodotus ang tungkol sa bilis ng mga mensahero na sakay ng kabayo na hindi napipigil ng niyebe, ulan, init o dilim ng gabi sa pagtapos ng kanilang mga gawain. Dahil dito, ang mga mensahe ay maaaring makarating sa buong bansa sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga bagong tukla sa mga bahagi ng daan at mga station ay nakatulong sa mga historiador na maunawaan kung paanong mabilis na lumawak at nanatili ang impluensya ng imperyong Achaemenid sa mahabang panahon. Number 4, Road to Giza. Ang daan patungo sa Giza ay isa sa mga pinakatanyag na ruta na humahantong sa mga makasaysayang istruktura ng sinaunang sibilisasyon. Dumadaan ito sa Giza Plateau, malapit sa Cairo, at dinadaanan ng milyong-milyong turista taon-taon. Sa loob ng mahigit 4,500 taon, ginagamit na ang rutang ito na dinaraanan ng mga tao noong itinayo ang mga pyramids at Sphinx ng Giza noong ika-4 na siglo ng Ehipto. Orihinal na itinayo bilang seremonyal na daan para sa mga paraon, ang daan na ito ay merong espiritual na kahalagahan at nakahanay sa mga celestial na phenomena na nagpapakita ng mas malaking disenyo na nag-uugnay sa buhay at kalangitan. Noong sinuunang panahon, ang daan na ito ay puno ng aktibidad mula sa mga manggagawa na nagdadala ng mga bato mula sa mga quarry hanggang sa mga pari na nagsasagwa ng mga ritual. Ngayon, ang daan ay aspaldo na upang suportahan ang daloy ng mga bisita na naglalakbay sakay ng mga bus, kotse at kamelyo. Habang papalapit sa lugar, makikita mo ang pyramid simula sa Pyramid of Khufu, ang pinakamalaki at pinakamatanda, kasunod ang Pyramids of Khafre at Mangkore, at sa uli ang Sphinx. Ang daan patungong Giza ay hindi lamang isang tourist route, kundi isang simbolo ng walang hanggang koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan. Nagdadala ng maraming kwento ng sinaunang kaluwalhatian, kultura at paniniwala ng mga tao noon. Number 3, Silk Road. Ang Silk Road ay isang sinaunang network ng mga rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa silangang China at Mediterranean. Mahalaga ito sa pag-ubog ng kultura, komersyo at teknolohiya sa mga rehiyong ito at itinuturing na isa sa pinakamahalagang rutang pangkalakalan sa kasaysayan. Nagsimula ito noong 130 BC at tumagal hanggang ika-14 na siglo. Pinahintulutan ng mga rutang ito ang pagpapalitan ng mga kalakal, idea, relihiyon at maging mga sakit na nagdulot ng koneksyon sa mga dakilang sibilisasyon ng panahon na iyon. Nagsimula ang Silk Road dahil sa pagsusumikap ng dinastiyang Han sa China na magdala ng mga kalakal tulad ng seda, tsaa, asin, asukal, porselana at mga pampalasa sa Europa at gitnang silangan. Bilang kapalit, ang China ay tumanggap ng mga kabayo, lana, mahalagang bato at mga metal mula sa kanluran. Ang mga lungsod sa kahabaan ng Silk Road ay umabong bilang mga sentro ng komersyo at kultura. Bukod sa kalakalan, naging daan din ito para sa pagpapalitan ng kultura at idea, pagpapalaganap ng Islam sa gitnang Asya at pagdadala ng mga technological na inobasyon tulad ng paggawa ng papel at pulbura mula China patungo sa kanluran. Ang pagkalat ng mga artistikong impluensya na ito ay lumikha ng mga natatanging estilo sa sining at arkitektura. Sa paglaon, humina ang kahalagahan ng Silk Road dahil sa pag-usbong ng mga rutang pangkalakalan sa dagat at ang pag-iisa ng mga makapangyarihang dinastina sa China. Number 2, Royal Road of Knossos. Ang Royal Road ng Knossos sa Greece ay dating mahalagang ruta para sa sinaunang Minoan na sibilisasyon. Ang daan na ito na nag-uugnay sa palasyo ng Knossos at bayan ng Heraklion ay naging sentro ng kalakalan at komunikasyon at may mahalagang papel sa pang-araw-araw at seremonyal na buhay ng mga Minoan. Ang palasyo ng Knossos, ang political hub ng Minoan Civilization at ang daan ay nag-uugnay dito sa mga kalapit na lugar para sa kalakalan at mga relilyoso at sosyal na aktibidad. Ang daan ay puno ng aktibidad. May mga tendero, artisano, at mga mamamayan na abala sa kanilang mga gawain.
Sa kabila ng pagiging 3,500 taong gulang na ng lugar na ito, maunlad ang disenyo at konstruksyon ng daan at malamang na asfaltado na ito na nagpapadali ng paglalakbay at nagbibigay tibay sa lugar. Number 1, San Bernardino Pass, Switzerland. Ang San Bernardino Pass sa Switzerland ay sikat ngayon bilang isa sa mga pinakakurbadang kalsada sa mundo na dinarayo ng mga mahihilig sa kotse mula sa iba't ibang bansa. Ngunit matagal na itong ginagamit. Matatagpuan sa mahigit 6,700 talampakan ang kasaysayan ng daanan na ito ay nagsimula pa noong panahon ng mga Romano. Sa gitnang panahon, naging mahalagang ruta ito para sa kalakalan ng mga produkto tulad ng seda, pampalasa at mga sulat sa pagitan ng Alemanya at Italia. Noong 15th siglo, ang pagbubukas ng isang hospice ng Order of St. John ay nagbigay ng tulong at kanlungan sa mga manlalakbay, na lalo pang pinagtibay ang kahalagahan ng daanan na ito kung saan matatagpuan ang mga itinayong istruktura sa paligid. Noong 1967, natapos ang San Bernardino Tunnel na ngayon siyang pangunahing dinadaanan ng mga sasakyan, kaya't ang pass ay naging isang tanyag na atraksyon na lamang para sa mga turista.